Kumusta ka bisikleta? Sa video na to is yung ating part 1 ng ating bike restoration. Ang una natin gagawin dito is ipapakita natin kung paano ang tamang pagtanggal ng pintura nito at pinakamabilis na pagtanggal ng pintura. So guys, ang ipapakita ko dito is yung experience ko lamang. Hindi ako nagmamagaling dito or nagbibida-bida. Kung may mali man ako nagawa dito guys, comment down below at syempre susundin natin yung mga suggestion niyo guys. So guys, bago natin simulan ang frame na to is yung galing sa mga vintage classic na bike. So binili ko lamang to sa online. So lumang-luma na to guys, sobrang dami na niyang kalawang. Pati yung kanyang fork, yan yung frame niya, sobrang dami kalawang. So pininturahan to guys kahit makalawang siya. So maling-mali yun no, napipinturahan mo na sobrang kalawang pa rin. So kailangan tanggalan muna ng kalawang bago pinturahan ulit. So ayan guys oh, sobrang dumi, sobrang kalawang na niya. Pero sulit na sulit yung bike na to guys. So balak ko nga magbuo ng classic na bike. So iniisip ko ngayon kung fixie ba to, fixie yung gagawin ko dito or ika-classic road bike ko siya. So any suggestion guys kung ano mas magandang i-build dito guys, comment down below po. So ito yung kanyang fork naman. So hindi ito yung original na fork niya kasi sa tingin ko binili na lang to guys. So guys, sisimulan na natin yung pagtatanggal ng pintura dito guys. So let's do this. At syempre guys, sa labas na ako dito nagtanggal ng pintura dahil may itatry akong technique na lang galing sa mga suggestion ng mga viewers natin. So ayan guys, yung gagamitin natin pantanggal, yung strip sole. So nabibili lang to sa mga hardware guys. And then syempre gagamit tayo dito ng paintbrush para pampahid natin sa frame. And syempre guys, meron din tayo dito ng steel brush. So nakita ko sa mga comment ng mga viewers natin na sinuggest nila to guys, mabisa din daw to ng pantanggal ng pintura. So susubukan natin kung mabisa nga talaga siya guys. So ngayon lang ako gagamit ng ganun, susubukan ko siya guys. Papakita ko sa inyo kung effective. So guys, umpisa na natin. Syempre kailangan natin dito ng lalagyan, plastic container para lalagyan sa ating strip sole. So guys, daan-daan lang tayo sa strip sole. Sobrang up din ito sa balat guys. Kaya sobrang, kauting ingat lang naman guys. Hindi lang pala konti, ingat dapat talaga. So mas maigi na mag-gloves kayo. So ayan guys, after nyo palang pahiran ng strip sole yung ating frame, hayaan muna natin siyang kumulo yung ating strip sole. Dahil mainit to, medyo kukulo to guys para lambutin niya yung ating mga pintura. Palalambutin niya yung pintura dito guys, kaya huwag muna natin siya kaagad basain or kiskisin. Hayaan muna natin siyang palambutin yung pintura. Base lang naman din sa experience ko yun sa pagtatanggal ng pintura. So ayan guys, sinubukan ko yung steel brush. So hindi siya medyo effective. And syempre tubig daw guys, subukan din daw natin sa tubig. Nakikita ko rin sa comment yan. Ayan, subukan natin basahin ng tubig. Sabi kasi doon, basahin lang daw ng tubig, di na kailangan kuskusin. Pero sa tingin ko kailangan pala siyang kuskusin. Effective naman pala yung tubig. Medyo effective naman. Pero haluan natin syempre ng konting idea ko. So ayan, ulitin natin siya. Medyo magastos siya sa tubig. And syempre dito sa strip sole natin, magastos. So papahiran ko na lahat to guys para lumambot na yung pintura. Pahiran na natin lahat. So guys, kapag napalambot na yung pintura, ang gagawin natin dito guys is gagamit tayo ng basahan. Dahil yung ginamit ko talaga dito is basahan talaga, pinupunasan ko lang ng basahan. Ayan guys, isang punas lang guys, wala agad, diba? Isang pahid mo lang ng pampunas ng basahan, wala agad. Ayan guys, medyo basa yung basahan natin dito pero effective para yung basang basahan. Ayan, diba guys? Hindi mo na kailangan magkiskis pa, gumamit ng steel brush, magsayang na maraming tubig. Basahan lang ang katapat guys. Ayan. Okay. Pero guys, base lang naman po ito sa experience ko guys. So hindi ako nagmamagaling dito guys or nagbibida-bida. Sinishare ko lang naman kung ano yung tamang ginagawa ko guys. Ayan po. And syempre ang ginawa ko, dun ko pa lang siya binasaan ng tubig pagkatapos kong gas, pagkatapos kong punasan ng basahan. Effective naman guys. Sobrang dali, ang bilis lang guys. Wala man lang atang 10 minuto nung inano ko to guys.
Pairan natin ulit. So guys, kung gagamit talaga kayo ng strip sol, konting ingat lang po dahil sobrang hapdin ito. Ako, nahapdian ako pero tinitiis ko na lang guys. Wala kasi tayong gloves, so susunod magkakagloves na tayo. Baka naman, joke lang. Ayan guys, kung makikita nyo, sobrang daming kalawang ng frame na to guys. So yung may-ari siguro dati nito is pinunturahan niya kahit sobrang dami ng kalawang para lang matakpan yung kalawang pag binenta niya. So maling-mali yun no guys, huwag natin pipinturahan ng maraming kalawang yung ating frame. Kailangan alisin muna natin yung kalawang bago natin pinturahan to. So ayan guys, okay na yung ating frame. Naalis na yung 90% na pintura. So may 10% pa na natitira sa mga gilid-gilid niya. So madali na lang yung lilihahin na lang yung guys. So sa fork naman tayo ngayon guys. Yung fork niya madali lang dahil konti lang yung pintura niya guys eh. Nabakbak din yung pintura nito. Ayan. Kalawang lang din yung nagdala dito eh. Okay. Let's key. So ayun na po guys, tapos na po yung ating part 1 ng bike restoration na kung saan tinanggalan po natin to ng pintura. So ayun po yung kinalabasan niya guys, sobrang dami pa rin yung kalawang. So sa next video natin guys, sa part 2 ng ating bike restoration, susubukan natin ibalik yung dati niyang kulay. So tatanggalan lang natin to ng kalawang. So gagawin natin yung pinaka best natin dito guys. Ibubuhos natin yung best natin para mabalik yung dati niyang kulay bago natin siya pinturahan. So, see you sa next video nito guys, sa part 2 ng ating bike restoration. Kung nagustuhan niyo yung video na to mga kabisikleta, please subscribe and like this video. And comment na rin kayo ng mga suggest nyo kung gagawin ba natin itong fixie or classic road bike. Maraming salamat po guys. God bless you po. Ride safe.